Diyos. Maraming salamat po sa buhay at lakas na aming taglay, sa liwanag ng kaisipan at sa pagkakataon maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga kabataan. Gabayan po ang bawat isa sa amin. Anuman ang bahagi na aming gagampanan, naway maging maayos at matagumpay ang pagtuturo at pag-aaral na aming gagawin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkulang at pagkakasala. At sa aming paggawa, ikaw po ang aming makasama. Amen. Isang malikhaing araw, mga bata. Tuklasin natin ang malawak na sining, kultura at yaman ng ating bansa sa tulong ng ating unang aralin sa Arts 5 para sa ikatlong markahan. Ako si Teacher Shea Avila, ang inyong gurong magbibigay ng karagdagang kaalaman upang mas mahasa ang inyong talento at galing. Ngayon, samahan niyo ako sa panibagong talakayan at tuklasin ang Sining ng Paglilimbag, kaakibat ang Kwentong Bayan. Ihanda na ang inyong mga kagamitan tulad ng art module, malinis na papel, notebook at ballpen. Mamaya ay ibabahagi ko din sa inyo ang mga kagamitan para sa paglilimbag na ating tatalakayin sa araw na ito. Sa pagtatapos ng ating talakayan, inaasahan ko natutukoy ninyo ang makabagong pamamaraan ng paglilimbag gamit ang linoleum, goma o kahoy na may kurba at iba't ibang tekstura, hugis o linya. Ikalawa, na ibabahagi ang kahalagahan at gamit ng mga nailimbag na sining. Ganon din naman, inaasahan kong na ipapakita ninyo ang kakayahan at pagiging malikhain sa paglilimbag gamit ang inukit mula sa anumang bagay tulad ng linoleum, goma o kahoy. At nakalilikha ng magkakaibang sining na nailimbag gamit ang iba't ibang kulay. Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin ang ating aralin at tayo nang mag-aral ng sining at kultura, gumuhit at magpinta, lumikat ilabas ang galing, talento'y ipakita, kumanda na sa aralin. Sabayan niyo ako mga bata! Tayo nang mag-aral ng sining at kultura, gumuhit at magpinta, lumikat ilabas ang galing, talento'y ipakita, humanda na sa aralin. Ating talakayin ang sining ng paglilimbag. Mga bata, ang paglilimbag ay pamamaraan ng paglipat ng larawang iginuhit o kaya naman ay iniukit na maaaring ginawa mula sa kahoy, goma, metal at iba pa na isinalin sa anumang bagay tulad ng papel at tela sa pamamagitan ng tinta. Mula ito sa bansang China, ginamit nila ito bilang paraan ng pagtala ng kasaysayan ng kanilang bansa. Ito ay paraan din nila sa pagkukwento gamit ang mga larawan. Sa bansang Hapon, pinalawak ito bilang isang sining. Nagmula sa kanila ang yukiyoe. Ang yukiyoe ay mga larawang nalimpag na nagpapakita ng pang-araw-araw na gawain at larawan ng buhay. May iba't ibang uri ng sining ng paglilimbag na ipinakilala at pinasikat sa Asya, Europa, Afrika at iba pang bahagi ng mundo. Alam niyo ba, marami pang iba't ibang uri ng paglilimbag ang ginamit sa buong mundo. Ang ilan dito ay ang monoprint, intaglio, aquatint, engraving, etching, at mezzotint. Sa pagpapalawig ng ating aralin, nais kong alamin kung may mga natatandaan pa ba kayong kwentong bayan? Ito'y mga kwentong maaaring nailimbag na sa mga aklat o comics o kaya naman na ipalabas na sa telebisyon at pelikula. Natatandaan niyo po ba ang mga karakter
sa mga kwentong ito. Sige nga, please type it below on our comment section. Anong kwentong bayan ang paborito mo at ibigay mo ang main character o pangunahing tauhan sa kwento? Ayan, magaling mga bata, marami kayong naaalalang kwento at karakter. Salamat sa inyong pagtugon. Ang mga kwentong bayan ay tinatawag natin alamat. Sigurado akong natalakay niyo na ito sa inyong aralin sa Filipino. Ang alamat ay katutubong panitikan na binubuo ng mga tauhan na hango sa kaisipan o imahinasyon. Ngayong araw na ito ay aalalahanin natin ang isang alamat tungkol sa diwata, ang alamat ni Mariang Makiling. Maraming bersyon ng kwentong ito. Narito ang isang bersyon ng kwento ni Mariang Makiling. Panoorin at pakinggan. Sa isang puting papel, tiguhin si Mariang Makiling ayon sa description nito sa alamat. Ang alamat ni Mariang Makiling. Noong unang panahon, marami pang hayop at mga kahoy ang kabundukan. Isang araw, isang magsasaka ang pumunta sa bundok. Mangangahoy siya at manghuhuli ng usa upang may makain ang kanyang pamilya. Tuwang-tuwa ang magsasaka nang makakita siya ng isang usa. Ngunit mabilis na nakatakbo ang usa. Sinundan ito ng magsasaka, ngunit naligaw siya at hindi na niya malaman ang daang pabalik sa kanila. Nagpatuloy sa paghahanap ng daan ang magsasaka. Isang kubo ang natanaw niya sa gitna ng gubat at siya ay humanga sa kanyang nakita. Bumukas ang pinto at isang napakagandang babae ang kanyang nakita. Nagpakilala ang babae sa magsasaka. Dahil pagod na pagod ang magsasaka, pinaupo niya ito at pinigyan ng maiinom at pagkain. Binigyan niya ito ng isang basket na punong-puno ng gulay at prutas para sa pamilya ng magsasaka. Talaga namang namangha ang magsasaka sa babae nagpakilala sa kanyang Mariang Makiling. Dahil bukod sa angking gandang taglay mula sa makintab at alung-alung buhok, napakaamong muka at malasot lang kutis at balingkinitang katawan, naisip niyang ito ay isang diwata ng kabundukan. Tuwang-tuwa at abot langit ang pasasalamat ng magsasaka kay Mariang Makiling. Pagdating sa bahay nila, niabot niya ito sa kanyang asawa. At laking gulat niya na ang isang basket ng prutas at gulay ay naging ginto. Ganito din ang nangyari sa iba pa nilang kanayon. Umabot sa lahat ang biyaya ng kabutihan ng diwata. Lumipas ang ilang taon. Isang araw, nabalitaan nila na may dalawang masamang taong nagnakaw sa kubo sa gitna ng gubat. Nagalit si Maria. Mula noon, hindi na siya nagpakita sa mga tao. Gayunman, hindi malimot ng buong nayon ang kabutihang ginawa ni Mariang Makiling sa kanila. Tinawag nilang bundok ng Mariang Makiling ang bundok na tinirahan ng diwata bilang alaala sa minamahan nilang magandang babae. Dito na nagtatapos ang alamat ni Mariang Makiling. Nakaguhit ba kayo ng imahe ni Mariang Makiling? Ang inyong naiguhit na larawan ni Mariang Makiling ay bibigyang buhay natin sa pamamagitan ng isang uri na paglilimba. Ang monoprinting. Mayroong dalawang paraan akong ibabahagi sa inyo. Una, tayo ay gagamit ng mga bagay na makikita sa ating paligid lamang. At ito ay ang dahon. Gagawin natin ngayon ang leaf printing. Panoorin at sundan ang video clip na ito. Tuklasin ang sining ng paglilimbag para sa ating aralin sa Arts 5. Gamit ang mga iba't ibang dahon. Kaakibat ang pagguhit ng isang tauhan sa kwentong bayan. Narito ang mga kagamitan.
na lapis at pambura, puting papel, iba't ibang hugis ng dahon, at paint o anumang alternatibong tinta. Mula sa kwentong bayan ng alamat ni Mariang Makiling, iguhit ang diwata sa isang puting papel. Kumuha ng ilang piraso ng iba't ibang dahon. Gamit ang watercolor, poster paint o kahit anong tinta, kulayan ang mga dahon sa magaspang na bahagi nito. Maaari kayong gumamit ng alternatibong pangpinta tulad ng expired na lipstick, nail polish, at expired na makeup. Ilapat sa ibabang bahagi ng iginuhit na larawan ni Mariang Makiling ang kinulayang dahon. Ulitin mo lamang ang proseso at gumawa ng sariling disenyo base sa iba't ibang hugis ng dahong iyong nakuha. Narito ang halimbawa ng finished product ng ating aralin para sa paglilimbag. Ngayon naman, gamit pa rin ang imahe ni Mariang Makiling, ibabahagi ko ang pamamaraan sa paggawa ng cardboard printing. Narito ang mga kagamitan. Dalawang pirasong cardboard, gunting, glue, puting papel, at acrylic paint o anumang pangpinta. Narito ang hakbang sa paggawa. Una, planuhin ang larawan ni Mariang Makiling ayon sa iyong imahinasyon at iguhit ito sa cardboard. Ikalawa, gupitin ang mga hugis at linya na bubuo sa larawan ni Mariang Makiling. Sunod naman, idikit ito sa isang pirasong cardboard at ayusin ang larawan ni Mariang Makiling ayon sa iyong nais. At lapatan ng acrylic color o anumang pampinta ang bahagi na kaumbok sa cardboard gamit ang paintbrush. Sunod, ipatong ang puting papel sa bahaging may kulay, diilan at dahan-dahan ito iangat tulad ng nasa larawan. Hindi ba't madali lang? Pagkatapos ng inyong gawain, tignan ninyo kung naisagawa ito ng tama ayon sa sumusunod na pamantayan. Kung naisagawa mo ito nang higit sa inaasahang lagyan ng check ang column sa bahagi may bilang na 5. Kung ito naman ay nagawa mo ayon sa inaasahan, lagyan ng check ang column na may bilang na 4. At kung hindi nakasunod sa pamantayan, lagyan ng check ang column na may bilang 3. Tukuyin mo kung nakaguhit ka ng larawan ng isang tauhan sa alamat o kwentong bayan. Nakagawa ka ba ng kasanayan sa paglilimbag gamit ang mono printing? At kung naipakita mo ang pagiging mapamaraan at malikhain? Meron ba kayong katanungan? Maaari nyo na itong itype sa ating comment box para mabigyan ko ito na kasagutan. Type your questions below. Ayan, meron na ditong katanungan. Ma'am, ano po ang ibig sabihin ng monoprinting? Alright, ang monoprinting, mga bata, ay isa sa pinakamadaling paraan ng paglilimbag o printmaking sa wikang English. Ito ay paglilipat ng mga larawan sa papel o tela na iginuhit sa ibabaw ng isang bagay. At maaari rin gamitan ito na salamin. Narito pang isang katanungan. Meron pa po bang ibang klase o uri ng paglilimbag? Tama. Bukod sa mga nabanggit ko kanina, marami pang ibang uri ng paglilimbag. Meron tayong linocut, black print, lithography, silkscreen, woodblock print,
At meron ding dry point. Maaari niyong saliksikin ang mga ito upang malaman ang proseso ng bawat uri ng paglilimbag. Mga bata, para sa iba pa ninyong katanungan, ang inyong subject teacher na ang bahala o sa bawat paaralan ang bahalang magbigay sa inyo ng kasagutan during your follow-up discussion. Narito naman ang inyong takdang aralin. Isulat ang inyong mga kasagutan sa isang malinis na papel mula sa inyong learning packets, sa singing module 1, sagutan o sagutin ang mga pagyamani, pahina 9, at isa-isip, pahina 11. Ang inyong mga guro ang magbibigay ng karagdagang gawain at talakayan mula sa inyong mga paaralan. Muli, ako si Teacher Shep, nagsasabing, every child is an artist, kaya't laging magsanay upang ikaw ay humusan. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam mga bata!